And this is being given priority by the city government. We have four instructional managers who are presently employed at the city government. Nagtuturo po sila sa iba't ibang barangay na yung hindi mga nakagraduate ay baka pag kumuha ng accreditation examination. Like for example, ang elementary maging high school. We have two na dalawang elementary hindi nakagraduate. Ngayon po ay mag-high school na. At walo po na hindi nakagraduate ng high school, nakapasa sa accreditation examination, ngayon po ay college na. Isa pong pinakamabigat din ginagawa natin is a help for the national government. Hindi po natin kayang tiisin ang grade 1 at grade 2 na parehong nag-aaral sa iisang classroom, iisang teacher. That's why we have the city-funded teachers program. Up to this day, we have more or less 111. And we're spending more or less 9 million a year to sustain this program. Nagbibigay rin po tayo rin ng mga tulong sa ating pampublikong paaralan in terms of computers, repairs, at mga kakulangan in terms of armchairs sa iba't ibang paaralan. At ito po'y kinukuha natin sa Special Education Fund. May pondo po tayo ngayong 5.8 million. But more than that, I am glad to announce ang ating pong pangako last June 30, we will have this legacy. Sabi, it should be operational by 2009. Hindi ko alam bakit napakabilis. Action agad siguro rin nga ang Kunsihal Joji Malapitan at syempre ang Technical Working Group na namamahala dito at pinamumunuan din ng college or Committee on City College kay Attorney Jojo Perez. Announcement po. This will be a legacy for all of us. By June, bubuksan lang po natin ang unang-unang City College of Calapan. One of the most impressive trust ratings in public service ay ang delivery of health services na pinangungunahan ni Lisa Lianto. Although impressive, I know this is still an admitted continuing concern. Why? Because every day, almost 24% of our everyday clientele have health-related problems. Kaya po, isang malaking hakbang ang ginawa po natin last year, and we will continue to do this for the next of the few years to come. Inulungsad po natin ang malaking project, ang Health Education Reform Order or HERO Project. Gusto ko rin banggitin ho, this is a national project being initiated incidentally by my brother, Dr. Anthony Lianson. But we brought this project here knowing na malaki po ang may tutulong dahil kailangan bigyan ng mas malalim, mas malawak na atensyon ang pagbibigay ng edukasyon sa mag-aaral patungkol sa kalusugan. Mas mainam na umiwas sa sakit kaysa gamutin pa ito nagugugol ng panahon, gastos, at pagkawala minsan ng buhay. Patuloy at walang humpay ang pagbibigay ng batayang serbisyo ng City Health. Naandyan ang Operation Timbang, pabasa sa nutrisyon, Nutrition Month Celebration na nakakatulong sa iba't ibang barangay. Patuloy din ang technical support ng ating mga laboratory center sa ating mga health center sa lungsod. And one of the finest things that we did last People's Day, around 19,000 na mga kabataan, binigyan natin ng toothbrush, no? Para sila'y matuto. And later on, I know, sa ating po mga dental and medical mission, ito po ang reklamo ng mga doktor. Almost 80% ng ating mga kabataan sira ang ngipin. That's why we're doing this as part of our regular dental and oral services being offered by the ours City Health Department. Ang butike ng bayan sa pamamahala ni Chat ay nakakapagbigay ng tulong, malaki na po, more than 1,600 plus ang natulungan ng butike ng bayan. At dahil po ito ay nakakatulong, dinagdagan po natin ito ng pondong another 1 million for this year sa trust fund. But more importantly, again, sa Sangguniang Panlunsod,
Lagi kayong kaakibat namin. Thank you for your good partnership. This year, another landmark legislation was made and passed. An ordinance creating the Orange Card. Congratulations to the author, Consuelo Del Ilano. Ito ay sigurado makakapagbigay ng benepisyo sa ating mga kababayan sa pagbabayad ng gamot, pambayad sa ospital, at pambayad sa ating mga health centers. This is an addition to our PhilHealth project na binigyan natin ng 2 million and more or less how many beneficiaries for last year, around 7,000 sa buong lungsod ng Calapan. Sa larangan po ng sanidad at kalinisan, patuloy po ang ating city health sa paglilinis, pagmamonitor, around 300 establishment para masiguradong malinis ang kanilang binibentang pagkain, other facilities, water system. Kaya po, binigyan ko rin po ng instruction around 300 ambulance vendors ang dapat pong iorganisa. Hindi po ito pagkatig para magkaroon ng ambulance vendors. In the meantime, na wala tayong kayang ibigay na permanenteng trabaho, i-organize natin sila, ilagay sa tamang lugar nang sa ganun, mas maging kapakipakinabang sila sa ating lungsod. Bibigyan ng uniform, hairnet, sanitation cards, at ID. Ito'y pinamamahalaan ni Joey, and I hope in the near future you can recommend for a possible ordinance on this. Ang City Veterinary Services Department na pinamumuno ni Dr. Febe ay patuloy sa pagbibigay ng libreng bakuna, gamot at teknikal na tulong para sa ikaunlad ng industriya ng paghayupan sa lungsod. Regular din ang pagbaba nila sa barangay, pagbibigay ng anti-rabies vaccine sa mga domesticated animals. And congratulations, Febe. For the last 2 months, I've been receiving, ang sabi sa akin, you're one of the most visible heads, department heads sa lungsod ng Calapan. Tapos na po ang ating apat na trabaho, pabahay, edukasyon at kalusugan. Actually, basic lang naman po ang ating agenda. As I said, as much we want to go to higher level, we cannot do so as of this moment kung marami pa rin mga pangunahing problema. And I know for the last 8 months, halos tapos na at ipagpapatuloy na lamang. But let me go on to other some equally significant concerns, our social welfare department. Sa taong 2007, nakapagdala tayo ng more or less 2,585 na nag-aral sa iba't ibang daycare center sa buong lungsod ng Calapan. Ang ating pong daycare center na pinamamahalaan ay 69, going to 70 in Sitio Bulalo at Barangay Balite. Tayo po'y namamahala din ng mga daycare workers na ating binibigyan ng training para sa early childhood development. At dahil po sa pagsuporta natin din sa Barangay Council for Protection of Children, congratulations, Juvie, Lisa, and Mamanigbas,